2021 Mitsubishi L300 din to, mga bossing. Milyahin na ito, mga boss. 12,000 kilometer. 330,000 Mitsubishi L300 cargo van 2016 model. Ito Hilux, mga bossing. So ito. Ito na, the best to, mga boss, pan-deliver. Good morning, mga bossing. Welcome pa rin sa Promote PH. So ngayong araw naman, mga bossing, bibigyan natin ng pansin yung ating mga viewers na nagre-request ng mga ano daw pang-partner sa negosyo, mga bossing. So eto na, meron na tayo ditong available L300, apat na L300, tsaka isang FB Hilux. Ang agandahan dito sa ating mga unit, bossing, is ano po to, mga hatak po ito ng bangko. And yung mga presyo na ito, mga bossing, mga past break price. So pag sinabing past break price, kahit yung mga buy and sell, pag nakita to yung ating video na to, so pwedeng-pwede nila tong bilhin kasi mas mababa ang presyo nito compare mo sa ibang display center. So kumbaga, pwedeng-pwede pa nilang tubuan. And nakagandahan dito naman, mga bossings, para sa ating mga viewers na mga direct buyer. So ito yung pagkakataon nyo para makabili kayo ng hatak yun na unit, repo cars, at saka mababang presyo ng mga L300. Kaya sa ating mga viewers dyan na ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, so kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel at naghahanap po kayo ng mga mura sasakyan dito sa Cavite area, so pwedeng-pwede na po kayo mag-subscribe sa ating channel na sa ganun, mga bossing, makapagsubaybay tayo sa mga murang sasakyan na ina-upload natin. So sa ngayon ng araw, mga bossing, titirahin na natin yung ating apat na L300 tsaka isang FB Hilux. So tara! Alright, mga bossing, so dito na tayo mag-start sa ating 2017 Mitsubishi L300 FB Deluxe. So mileage nito, mga bossing, is 104,000 kilometers. So coding nito, mga bossing, is Friday. So makikita nyo naman, bago na yung plate nyan, no? Fresh unit to, mga bossing. So nakatint, ito yung kanyang front area, mga bossing. Papasilip natin yung kanyang interior. So presyo nito, mga bossing, 400,000, negotiable pa ng bagya. So past break price, then negotiable pa ng bahagya, mga boss. Kaya sa ating mga viewers dyan, so eto na yung pagkakataon nyo makita kung anong meron dito sa NCO 5530, mga boss. And eto na, pasilip natin, front area, mga bossing, yan. So makinas na makinas, color white yan, nakatint. And eto yung kanyang interior, mga bossing, yan. So sa mga naghahanap ng press unit na L300, so available po tayo, yan. Hatak po ito ng bangko, mga boss. Repo cars kung tawagin. So makikita mo naman, talagang makisig pa. 2017 model. So sobrang fresh pa nito, mga bossing. Yan. So marami rin nagbebenta ng mga L300 dyan sa malalayong area dito sa Metro Manila. Pero yan naman kasi, mga bossing, yung mas mura dito ng bahagya is mas matanda naman yung mga unit. Mga 2010, 2012. Pero as 2017 year model, mga bossing, pag tumingin ka dito sa display center ng Cavite area, kalimitan ng presyo niyan, 480-450,000. So ito, mga boss, available 400,000, and ito, mga bossing, is negotiable pa ng bahagya, mga bossing. So pakita natin yung likuran. Ito po is FB Deluxe, mga boss. Ito yung kanyang likuran, mga bossing. Yan. So kung meron kayong negosyo na tawag dito sa palengke, yan, okay, mga pang delivery services, so ito, panalo-panalo yan, mga bossing. Ito yung kanyang bed liner or flooring, mga boss. Ito naman yung kanyang kabilang side na upuan, yan. Okay, so dalawa yung ating unit na 400,000, mga boss. Kaya sa ating mga viewers dyan, so ito yung pagkakataon nyo para makapag avail ng ating Mitsubishi L300. So ito yung kanyang likuran. Okay, so silipin nyo lang ng bahagya. Pwede nyong laitin, pwede nyong i-viewing to, mga bossing. Pwede nyong i-test drive, mga boss. Nasa ganon, mga bossing, is makita nyo yung kanyang performance, mga bossing. Yan, okay. 2017, hatak ng bangko, mga bossing. L300, Mitsubishi L300, 70% red light. Naka, ano to, mga bossing, 5-stud, mga boss. Yan, so size ng gulong na ito, syempre, ano lang naman to, standard. So 14 inches alloy wheels, 14 inches, ano, mga bossing, steel rim, mga bossing. Yan. Okay, so bubong, ito yung bubong niya, mga boss. Okay, pagdating sa kaha, good pa to, mga boss, as L300. Kasi pag L300 talaga, nagamit yan, eh talaga mabubugbog na maayos yan. Lalo na kapag mabigat yung nasasakay dito, mga bossing. Pero kahit sa naman kayong display center tumingin, yung iba, kinikis-kis lang, umaga, ano lang, binabapping lang na maigi. Pero dito kasi, sa ating binablog ngayon, is talagang presyo unit na ito, 2017 model.
Okay, so meron kasi naglalabas mga 2010, 2012, pero yung mga bossing usually binabapping, kumbaga pinapakintab lang mga bossing. Pero dito naman mga boss, fresh na fresh talaga yan, pati sa plate, bagong bago yan mga bossing. Okay, so eto mga bossing, ulitin ko, 2010 model Mitsubishi L300, 400,000 mga boss. Okay, 400,000 negotiable. So next naman natin, eto, sobrang fresh, yan. So kung kayo mga bossing natataasan sa milyahe na 100,000, ay di ito na yung pagkakataon mo mga bossing. 2021 Mitsubishi L300 din to mga bossing. Milyahe na ito mga boss, 12,000 kilometer. No? 12,000 kilometer. Yan. Okay, so ito na po yung bago, Euro 4 na to mga bossing. Yan, ito yung kanyang front area. Bagong L300. Yan, 2021 model. Ito yung kanyang front area mga bossing. Oh, ha? 2021 yan mga bossing. Presyo na ito mga bossing, 680,000. So ito mga bossing, pag brand new binili, almost ano na to mga bossing, 1,995,000 ata to mga bossing. Pero sa atin mga bossing is 680,000 repo cars or hatak ng bangko, used cars, fresh used car to mga bossing. Mileage nito 12,000 kilometer and coding nito mga bossing is Friday. So makikita mo naman front area, sobrang presentable niyan mga boss. Pintura, bubungan, harapan mga boss, gulong 85% red light. So sobrang sariwa nito mga boss. Sobrang sariwa. Ito yung kanyang interior mga bossing. Yan pati handbrake, may plastic pa, may cover yung kanyang ano steering wheel mga bossing. Dashboard niya sobrang kinis mga bossing. Yan. Oh, walang kabiyak-biyak mga bossing. Oh, same lang naman siya ng interior tsaka nung interior natin 2021 tsaka nung 2017. Ang pagkakaiba lang yung kanyang makina. So iba na yung mga makina nito mga bossing, naka Euro 4 na po ito. Yan. So ganun pa rin yan, 14 inches steel rim, 85% red light. So pakita natin yung kanyang likuran mga boss. Yan. So sa naghahanap diyan ng murang L300, eto, pwede nyo tong mga bossing, i-consider. Dual aircon to mga bossing. Tingnan mo naman yung upuan, naka-plastic pa. 12,000 kilometer yung milyahe na ito mga bossing. Yan o. Oh. Walang kapunit-punit ang upuan yan. Naka-plastic pa yan mga boss. Oh, dual AC. Ito yung kanyang bed liner o yung kanyang flooring. Mapansin mo, wala pang kabak-bak-bak-bak mga bossing. Yan. So, eto mga bossing is 680,000. Last announce natin, pwede nyo i-screenshot mga bossing. Yan, pwede available din to for financing mga bossing. So pwede kayong tumawag sa ating contact number na nasa screen. Available po yan ng Facebook, available po yan ng Viber, WhatsApp, and also sa Facebook mga bossing. Okay, so yan, final natin, 680,000 2021 model Mitsubishi L300. Yan, okay, dual LC to mga bossing. So next naman natin mga bossing, dun tayo sa bandang likuran, meron pa tayo dito. So next naman natin mga bossing, isang 2016 L300 cargo van po. Ito mga bossing. So mileage nito 88,000. Ito yung kanyang front area. Ito yung kanyang coding mga bossing, Tuesday. Yan, medyo masikip lang mga boss. Ito, yan. So 0.5 natin mga bossing. Ang mileage nito mga bossing is 88,000 kilometer. Yan, 88,000 kilometer. So sa naghahanap ng cargo van, available to only 330,000 mga boss. Aluminum van yan mga bossing. Aluminum van. Yan. So aluminum van yan mga boss. 330,000. 88,000 mileage. 2016 model. So pasilip natin kung anong meron dito mga bossing. Okay. Sobrang bababa ng ating presyo ngayon mga boss. So ito lang yung kanyang dashboard. Medyo may putok ng bahagya. Okay. So as ano naman. Second hand. So normal lang naman siya. And eto mga boss, may konting lang yung kanyang flooring mga bossing, kalawang sa baba. And eto yung kanyang upuan mga bossing. Yan, so pwedeng matest drive to mga bossing, pwedeng ma-final viewing. Yan, and eto aluminum van yan mga boss. Okay, gulong niya mga bossing, 80% red light pa. Eto yung kanyang sidings, eto yung kanyang likuran mga boss. So try natin buksan yung kanyang likuran kung ma-open natin. So very presentable pa to mga bossing. Magandang partner to sa negosyo, sa mga grocery, mga pan-delivery ng mga
ano, mga paninda, mga boss. So, okay na okay ito, mga boss. Silipin lang natin ang bagya kung anong meron dito sa loob ng cargo ba natin na ito, mga bossing. Ano, ma-open. Ouch. Oops, yaman yung popcorn. Huwag kang tatama. Okay, ito mga bossing. So, presentable pa naman yung kanyang loob, mga boss. Yan. Okay, so, hindi ko lang kung ano yung kasama na yan, pero pwede natin i-check yan, mga boss, sa final viewing natin. Okay, so pan-deliver, may grocery kayo, may palengke kayo. Gusto nyo, safe yung inyong mga paninda, inyong mga produkto. So, pwedeng panalo to. Panalo to, mga bossing. Makapal pa yung kanyang bedliner o yung kanyang flooring, mga bossing. Yan, so lock lang natin, mga boss. At baka ito yung mag-open ng bahagya at tumama sa ating mga unit. Pa-assist na lang natin. Yun, yun, okay. So, sumara naman. Okay, eto mga bossing, ulitin ko, 330,000 mga boss. 330,000 Mitsubishi L300 Cargo Van 2016 model. Hindi ka lang panalo, panalong-panalo ka dito. Sobrang baba ng ano nito mga bossing, presyo. Okay, pag sinabi mo palang Mitsubishi L300, mataas na ang presyuhan yan mga boss. Okay, so next natin mga bossing, etong katabi. Yan, 0.5, tuloy-tuloy tayo sa 0.5. So, NEU 7119 mga bossing. Ito naman mga bossing, mileage nito is 110 km. Yeah, 110 km. Mitsubishi L300 deluxe pa rin to mga boss. Okay, so 2017 model pa rin to mga bossing. So dalawa tayong dalawang unit natin is 2017. So ito mga bossing is price nito is 400,000 din mga boss. Okay, 400,000. Pwedeng-pwede to. Kung kayo po ay nag-iikot ng display center ng Cavite area, so makikita mo ang bentahan nito. May 550 pa, may 480, may 450, pero wala ka makikita ang 400,000. So dito lang yan sa Promote PH mga bossing. Okay, so pasilip natin ang bahagya kung ano meron dito sa ating 400,000 2017 Mitsubishi L300 na to mga boss. Okay, ito yung kanyang interior. Front passenger, driver side, dashboard niya may konting putok. Ito, sakit na ng L300 to mga bossing. Pero as negosyo mo naman gagamitin, so hindi siya na big deal mga boss. Mahalaga, mura at maganda yung quality ng ating makina mga bossing. Yan. So pakita natin yung kanyang likuran mga boss. Yan, so ito yung kanyang likuran mga bossing. Location natin mga bossing, Bacoor, Cavite. So tumawag lang kayo sa ating contact number na nasa screen. Kasi usually pagka-upload natin, within 24 hours may buyer na. So mamaya pagpunta nyo rito o kaya pag tawag nyo is maunahan kayo mga boss. Kaya hanggat maaari, tumawag agad kayo once na matipuhan nyo yung unit. Okay, so pwede naman siyang matest drive, ma-reserve para sa inyo yan mga bossing. So kahit tagasan lupalop kayo ng bansa natin, pwede kayong bumili. So noong nakaraan nakapag deliver tayo Isuzu D-Max, hindi naman siya diniliver, pinick up pala, Isuzu D-Max from Leyte pa siya mga bossing. So noong nakaraan naman Isambales, Ilocos Sur, yan. So mga malalayong lugar yung dumadayo sa atin mga boss. Then meron din Kalimitan, Metro Manila, kasi maraming buy and sell sa Metro Manila, pero matataas yung presyo mga boss. Kuya, hindi ma-open. So, ito lang mga boss, nakalak. Diyos meyo marimar. Nakalak to mga bossing, pero pakita natin yung loob. Yan. Okay, so mas maganda yung bedliner na itong isang to. Compare mo dun sa isang unit natin dun. Hindi ma-open. So, dito na lang mga bossing, silipin ko na lang sa kabilang side. Nang sa ganon, hindi tayo makaabala sa ating mga tropa pits. So, ito yung kanyang bedliner mga bossing. Tanggalin natin, okay? Yan. So, ito mga bossing, 400,000. Fresh na fresh yung kanyang loob, naka-plastic pa. So, pili na lang kayo, 110 yung mileage, tsaka 104 yung mileage. So, pili na lang, paunahan na lang tayo mga boss. Pwede na ito ma-reserve. So, tawag lang sa ating contact number na nasa screen. Available siya for, ano mga bossing, Viber, WhatsApp, and also sa ating Facebook page mga bossing. Then, ito mga bossing, sama tayo ng isang Toyota. No, Toyota, ano to mga bossing, Toyota Hilux. Yan, so meron tayo dito ang Toyota Hilux 2017. Wait lang, kung anong model pa to. 2019 mga bossing, sobrang fresh. 2017 Toyota Hilux FB. So, release pa siya from Toyota Bacoor. Coding niya is Tuesday mga bossing.
Ang mileage ng mga bossing is 84,000. Dual AC to mga bossing. Yan, pasilip natin tong isang Hilux na to mga boss. Presyo na to mga bossing. Silipin natin kung magkano ang presyo na to mga bossing. Nasa ganun, ma-announce na agad natin. So price na to mga bossing, 730,000. Available to mga bossing for cash and financing transaction mga bossing. Yan, sa naghanap naman ng tawag dito, Hilux mga bossing. So eto, eto na, the best to mga boss, pan-deliver. Medyo mataas ang presyo. Mura na to, 2019 model. Sobrang mura, no? Usually 900 pa to mga bossing. Tingin kaya sa marketplace o kaya ibang display center, 900 pa to mga bossing. Pero dito 730,000 lang to mga boss. Tingnan mo naman, 84,000 yung mileage niyan mga bossing. So, paalala ko lang mga bossing, hindi tayo pumipitik ng milyahe dito ha. Yan. Okay, sa lahat ng binablog natin, so hindi tayo pumipitik ng milyahe. And eto mga bossing, leather seat pa. Very presentable yung kanyang interior mga bossing. Oh. Yan, sobrang presentable yan mga bossing. Diesel engine to, lahat ng bilag natin yon. So, diesel engine yan. Naka dual airbag, eto yung kanyang dashboard mga boss. Grabe, 730,000. Paunahang makakapag-avail na itong ating Toyota Hilux FB Tamaraw. Yan oh. Ito yung kanyang front area mga bossing. I think makina na ito is 2.8 or 2.5. So diesel engine to mga bossing. Hindi lang to pepede, hindi lang to pang negosyo, pang pamilya pa kasi naka dual AC to mga bossing. So kung naghahanap kayo na mas quality, for our L300, so ito available na available ating Toyota Hilux FB dual AC pa to mga bossing. Okay? Kaya sa ating mga viewers dyan na nag-aabang ng mga mura sasakyan, so marami pa tayong iba vlog mga boss. Kaya ang susunod natin, mga pickup trucks, mga SUV. Yan. Kaya sa ating mga viewers dyan, hindi pa nakapag-subscribe. So mag-subscribe na kayo. Nasa ganun, magkita rin kayo or maka-tempo rin kayo sa ating mga binablog na mga murang unit. Okay? So yun lamang mga bossing. Maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers. And kung saan man po kayong lupalop nando doon ngayon, mag-iingat po tayong lahat mga bossing. Okay? So next natin i-vlog is yun din mga owner type jeep. So paalala ko lang sa ating mga owner type jeep buyers, so huwag kayong mag-alala kasi yung ating mga owner type jeep hindi naman siya kasama sa phase out, no? Ang phase out lang po is yung ating mga PUJ, no? Mga public utility vehicle. Pero yung ating mga owner type jeep hindi po kasama yan. Kaya wala tayong worry diyan mga boss. Then yung mga PUJ naman na na-phase out, so pwede niyo pa rin yang gamitin as private vehicle. Hindi niyo lang siya pwede talagang i-register sa LTFRB. So ganun mga bossing, kaya wala tayong worry sa ating mga owner type jeep. Kung kayo po ay worry na phase out na yung ating mga owner type jeep, so hindi po kasali doon ang ating mga owner type jeep, no? Ang kasali lang doon mga bossing is yung mga PUJ na hindi sumali sa mga request ng ating government mga bossing. Yan, sa modernization program para sa ating mga PUJ mga boss. So yun lamang mga bossing, maraming salamat and God bless you all. Bye-bye.